Let us all pray. Tayo po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we committed a lot of sin. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan at kami nakakagawa ng maraming kasalanan. That's why we were in the destiny of the eternal destruction. Kaya nga po kami ay patungo sa walang hanggang kapahamakan. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Subalit kayo po ay nahabag sa amin at inligtas ang aming mga espiritu mula sa walang hanggang kapahamakan. Through this Bible seminar, we came to understand our Lord Jesus Christ was crucified and shed your precious blood to redeem all of our sins. Sa pamamagitan ng Bible seminar na ito, aming naunawaan na ang aming Panginoong Hesukristo ay naipako sa krus at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang aming mga kasalanan. Lord, if there are anyone who are not saved yet, please have mercy on them and please help them to realize what is the real salvation. Panginoon, kung meron man pong hindi pa mga ligtas, mahabag po kayo sa kanila at tulungan niyo po silang maunawaan kung ano ang tunay na ebanghelyo. We know without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Alam po namin na kung wala ang tulong ng Espiritu Santo, walang sino man ang pwedeng maligtas. From the beginning of this Bible seminar to the end, the Holy Spirit is with us and working us. Mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng Bible seminar na ito, ang banal na Espiritu Santo ang tumulong at kumilos sa amin. Today also, please give more wisdom to the speaker and also please open up the heart of the attendees. Ngayon din po, bigyan niyo po ng karunungan ng tagapangaral at buksan niyo po ang puso ng mga dumadalo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Gospel of John, chapter 3, verse 16. Ebanghelyo ni Juan, chapter 3, verse 16. John chapter 3 verse 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yesterday, we learned about the gospel. Kagabi po, pinag-aralan natin ang tungkol sa Ebanghelyo. Why Jesus Christ came to this world and He was crucified on the cross. Bakit pumarito si Hesukristo sa mundong ito at siya ay pinako sa krus? We came to understand, through the blood of Jesus Christ, all of our sins were forgiven. At atin pong naunawaan na sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. This is the true love of God. Ito po yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Yeah, the love of God was manifested when we were still sinners. Naipahayag po yung pag-ibig ng Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa. Here, John chapter 3, verse 16, we know this passage very well. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why God sent His only begotten Son, Jesus Christ? Bakit po isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak na si Hesukristo? If Jesus Christ was not crucified on the cross, nobody can be saved. Kung hindi po ipinako si Jesus sa krus, walang sino man ang pwedeng maligtas. According to the Old Testament, it was already prophesied about Jesus Christ. Ayon sa lumang tipan, na iprophesya na po ang tungkol kay Hesukristo. Yeah, according to the scriptures, Jesus Christ was born
And then he was crucified on the cross because of our sin. At ayon nga sa kasulatan, si Jesucristo ay isinilang at siya ay ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. As you know well, all the people, we were born as a sinner. That's why we were supposed to go to the eternal hell. Tayong lahat po ay pinanganak na mga makasalanan, kaya nararapat lamang tayong mapunta sa walang hanggang impyerno. But God does not want anyone go to the eternal hell. Subalit hindi po nais ng Diyos na ang sino man ay mapunta sa walang hanggang impyerno. Now, as the Bible says, 1 Timothy chapter 2 verse 4, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yes, this is the will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos. If you look at John chapter 6 verse 14, John chapter 6 verse 14. Juan chapter 6 verse 40. Verse 40. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yeah, this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may everlasting life. Ito ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin na ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In the first day of the Bible seminar, I told you the purpose of this Bible seminar is to get the eternal life. Sa unang araw ng ating Bible seminar, sinabi ko sa inyo na ang layunin ng Bible seminar na ito ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. How can we have eternal life? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yeah, when we really believe what Jesus Christ did for me, we can have eternal life. Kapag tayo ay tunay na nananampalataya sa kung ano ang nagawa ni Jesucristo para sa akin, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So we must realize the true relationships between me and Jesus Christ. Kaya po dapat maunawaan natin ang tunay na relasyon sa pagitan ko at ni Jesucristo. Yeah, if Jesus Christ was not crucified, we cannot be saved. Kung hindi ipinako si Jesucristo sa krus, hindi tayo maliligtas. John chapter 5 verse 24 and 25. John chapter 5 verse 24 and 25. Babasahin ko po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. We already have learned the conversation between Jesus Christ and Nicodemus. Napag-aralan na po natin yung pag-uusap sa pagitan ni Jesucristo at ni Nicodemo. Jesus said to the Nicodemus, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Sinabi ni Jesucristo kay Nicodemo, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." At the time, the Nicodemus, although he was a Pharisee, religious person, he could not understand what is the meaning of the being born again. Noong oras po na iyon, si Nicodemo, kahit isa siyang fariseo at relihiyosong tao, subalit hindi niya maunawaan kung anong ibig sabihin ng ipanganak na muli. Everybody has a physical birthday. Lahat po ng tao ay may physical na kaarawan. Do you have your physical birthday? Meron po ba kayong physical birthday? Yes, of course. If you don't have any physical birthday, you are not a person of this world. Kung wala po kayong physical na kaarawan, hindi po kayo tao ng sandibutang ito. Although you were born physically, but you should know you were spiritually dead. Kahit po ipinanganak kayo physically, subalit dapat nyo maunawaan na kayo po'y mga espiritual na patay. Yeah, Jesus said to the Nicodemus, "Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God," meaning you must be born again spiritually.
Nung sinabi po ni Jesucristo kay Nicodemo na malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin po nito kinakailangang maipanganak na muli ang kanyang espiritu. For example, there is the TV, but the power is unplugged. So in the case, although you are trying to change the channel of the TV, there is no response. Halimbawa po, meron pong TV, pero hindi naman po ito nakasaksak. Kaya nga po, kahit po palipat-lipat nyo ng channel, wala pong mangyayari. Because walang kuryente, patay na. But when you plug in, you can turn on the TV and also you can change the channel. Pero kung isasaksak nyo po ito, pwede nyo nang i-turn on yung TV, saka pwede na kayong maglipat ng mga channel. We should know when the people, they were born in this world, they were dead spiritually. Dapat po nating maunawaan na yung mga tao, nung sila'y isinilang sa mundong ito, sila po'y isinilang na mga espiritual na patay. And then, when the dead spirit can live again. Kung ganun po, kailan muling mabubuhay ang patay na espiritu? When they hear the true gospel, their dead spirit will live again. Kapag kanilang napakinggan ang tunay na ebanghelyo, ang kanilang patay na espiritu ay muling mabubuhay. Yeah, verse 25, "Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live." Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. While Jesus was staying in this world, He made some people live again. Nung si Jesucristo ay nanatili sa mundong ito, muli niyang binuhay ang patay. Jesus raised the Lazarus after 4 days later, his death. Muli pong binuhay ni Jesus si Lazaro pagkatapos ng 4 na araw ng kanyang kamatayan. Jesus commanded the people, remove the stone. And after that, Jesus called the Lazarus. Lazarus, come out! Inutusan ni Jesus yung mga tao na alisin ang bato at pagkatapos nito, tinawag niya si Lazaro at sinabi, Lazaro, lumabas ka. Lazarus, he died already 4 days ago. Si Lazaro, 4 na araw ang nakakaraan, siya po ay namatay na. But when the Lazarus hear the Son of God, the voice of the Jesus Christ, he lived again and he came out from the grave. Ngunit nung napakinggan po ni Lazaro ang tinig ni Jesucristo, siya ay muling nabuhay at siya ay lumabas mula sa libingan. Yeah, as the Bible says, the hour is coming and now, when the dead will hear the voice of the Son of God and those will hear, we leave. Dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yes, when the dead spirit listen to the true gospel, they will live again. Kapag napakinggan ng patay na espiritu ang tunay na ebanghelyo, sila ay muling mabubuhay. We call this born again. Tinatawag po natin itong born again o ipanganak na muli. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, according to this passage, we can understand, when we get the salvation, we did nothing. Only by the grace of God, we were saved. Ayon nga po sa versikulong ito, mauunawaan natin na nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, wala po tayong ginawang anuman. Ito po ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Before we start the Bible seminar, we praise the very famous hymnal, Amazing Grace. Bago po tayo nagsimula ng ating Bible seminar, kumanta po tayo ng Amazing Grace. It was written by the John Newton. Actually, John Newton, before he was a really big sinner. Ito po ay isinulat ni John Newton at si John Newton, noon po siya ay isa talagang grabing makasalanan. Because he was a captain of the slave dealership. Dahil siya po yung kapitan nung nakikipagpalitan po ng alipin. But later, after he got the salvation, his life was changed totally.
Subalit nung pagkatapos niya pong magkaroon ng kaligtasan, lubusang nabago ang kanyang buhay. And he became a pastor. At siya po'y naging pastor. Yes. And then he wrote this very very famous the hymnal Amazing Grace. At isinulat niya nga po itong sikat na hymnal na Amazing Grace. If there was not the grace of God, yeah, John Newton, he could not be saved. Kung wala po yung biyaya ng Diyos, si John Newton hindi siya maliligtas. We are also same. If there was not the grace of God, we could not be saved. Pareho lang po sa atin, kung wala po ang biyaya ng Diyos, hindi rin po tayo maliligtas. So there is nothing to boast. We only give thanks to the Lord who gave us the salvation. Kaya po wala tayong karapatang magmalaki, kundi dapat magpasalamat lamang tayo sa Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Okay, let's think about several important questions. Pag-aaralan po natin yung mga mahalagang tanong. Number one, salvation can be lost. Una, nawawala ba ang kaligtasan? Some churches, they teach the different teachings from the Bible. If you commit sin again, your salvation can be lost. May iba pong mga churches, tinuturo po nila yung iba sa nakasulat sa Biblia. Sabi nila, kapag nakagawa kang muli ng kasalanan, mawawala ang iyong kaligtasan. No, it is not true. According to the Bible, our salvation is very safe. Hindi po ito totoo dahil ayon sa Biblia, ang ating pong kaligtasan ay talagang sigurado. Because we were saved through the eternal redemption. Dahil po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan. This is the eternal security. Ito po yung walang hanggang kasiguraduhan. Do you know why the many people they think their salvation can be lost? Because they don't believe in the eternal redemption. Alam niyo po ba kung bakit yung ibang tao iniisip nila na mawawala ang kanilang kaligtasan? Dahil hindi po sila naniniwala sa walang hanggang katubusan. If our salvation can be lost, there is no one who can have assurance about their salvation. Kung nawawala ang ating kaligtasan, walang sino man na magkakaroon ng kasiguraduhan tungkol sa kanilang kaligtasan. But what about what the Bible says? Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For by grace we have been saved." Pero sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas." John chapter 10 verse 28. John chapter 10 verse 28. Basahin po natin sabay-sabay. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yeah, I give them eternal life and they shall not perish. Neither shall anyone snatch them out of my hands. So who gave us this eternal life? Sino po ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? God, Jesus Christ gave us this eternal life. Ang Diyos o si Jesucristo ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yeah, there is no one who can snatch us out of the God's hand. Walang sino man ang pwedeng agawin tayo mula sa kamay ng Diyos. Yes, God said, "I give them eternal life and they shall never perish." That means their salvation cannot be lost. Sinabi po ng Diyos, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Ibig sabihin, hindi po mawawala ang ating kaligtasan. For example, if someone is born as a son of the father, his sonship cannot be lost. Halimbawa po, yung batang lalaki, ipinanganak nga siya at meron siyang tatay. Ibig sabihin, kailanman hindi po mawawala o hindi pwedeng mabago na siya yung anak ng kanyang tatay. Although sometimes the son is committing sin or disobey to the father, but still, he's the son. Kahit po minsan, yung anak na lalaki siya ipasaway o sumusuway sa kanyang tatay, pero anak pa rin siya. Yes, God said, "I give them eternal life and they shall never perish." Sinabi po ng Diyos, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. And another question, two kinds of repentance. We need to understand also this. Kalawa po, kailangan nating maunawaan yung dalawang klase o uri ng pagsisisi. Many people, they are confusing about this. For example, after they get salvation, they think if they continue committing sin,
they don't have assurance about their salvation, and then they are not sure whether they will go to heaven or not. Maraming tao po naguguluhan dito. Minsan iniisip nila, pagkatapos nilang magkaroon ng kaligtasan at sila'y nakakapagpatuloy na makagawa ng kasalanan, naguguluhan po sila kung sila ba talaga'y ligtas o hindi. We need to understand there are two kinds of repentance. Dapat po nating maunawaan na may dalawang uri ng pagsisisi. Number one, repentance as a sinner. Una po, yung pagsisisi bilang makasalanan. How many times this repentance, true repentance as a sinner? Ilang beses po kinakailangan yung pagsisisi bilang makasalanan? This is only once, before we get salvation. Isang beses lang po bago tayo magkaroon ng kaligtasan. Mark chapter 1 verse 15 says, "Repent, believe in the gospel." Marcos chapter 1 verse 15, "Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo." Yes, this is the true repentance as a sinner before he gets salvation. Ito po yung tunay na pagsisisi bilang makasalanan bago siya magkaroon ng kaligtasan. But there is also another repentance as a son of God. May isa pa pong pagsisisi bilang anak ng Diyos. After we get salvation, while we are living in this world, because of sinful nature, we will commit sin again. Pagkatapos pong magkaroon ng kaligtasan, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dahil nga po sa ating sinful nature, kaya pwedeng makagawa tayo muli ng kasalanan. Yeah, when we commit sin again, of course, we will have a repentance. But this repentance is the confession as a son of God. Pagkatapos po nating makagawa ng kasalanan, kinakailangan po natin yung pagsisisi. Pero ito pong pagsisisi, ito po yung confession o pagpapahayag bilang anak ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins." Sa unang Juan chapter 1 verse 9, sinasabi po na kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na napapatawarin ang ating mga kasalanan. Many people, they are misunderstanding because of this verse. Their sins can be forgiven through their confession. Maraming tao po dahil sa bersikulong ito, mali yung kanilang pagkakaunawa. Iniisip nila, pwedeng mapatawad yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapahayag. That's why before they get salvation, they believe their sins can be forgiven through the confession. That's why repeatedly they confess their sins. Kaya nga po, bago sila magkaroon ng kaligtasan, naniniwala sila na mapapatawad yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ng confession o pagpapahayag. Kaya nga po, paulit-ulit silang nagko-confess. But we should know, this 1 John chapter 1 verse 9, this 1 John is written for the truly born-again Christians. Subalit dapat po nating maunawaan na itong unang Juan, ito po ay sinulat para po sa mga tunay na born-again Christian. So, this verse, the confession is the recovery of the fellowship with God. Kaya po itong pagpapahayag o confession, ito po yung muling panunumbalik ng ating fellowship sa Diyos. For example, as a son of God, if you commit sin, there will be the problem with for the fellowship with God. Halimbawa po, bilang anak ng Diyos, kapag kayo po ay nakagawa ng kasalanan, magkakaroon po kayo ng problema sa pakikisama o fellowship sa Diyos. In that case, you need to repent and then confess to God for the recovery of the fellowship with God. Kung ganun po, kailangan nyo pong magsisi at ipahayag yung inyong kasalanan sa Diyos upang muling manumbalik ang inyong fellowship sa Diyos. For example, when the son committed sin, maybe if the son commits sin, there will be the problem between father and son. Halimbawa po, kung yung anak na lalaki ay nakagawa ng kasalanan, magkakaroon po ng problema sa pagitan ng ama at ng anak. But when the son apologized to father, "Father, I'm sorry. I really did wrong. So please forgive me." In that case, the fellowship will be recovered. Pero kung humingi po ng tawad yung anak na lalaki, sinabi niya, "Ama, patawarin mo ako, ako'y nakagawa ng pagkakamali." Pag ganun po, manunumbalik muli yung kanilang pakikisama. So, this confession will be done repeatedly during our Christian life. Kaya po itong confession o pagpapahayag, paulit-ulit po itong nangyayari sa ating buhay Kristiyano. So, we should not be confused
These two kinds of repentance. Kaya dapat po huwag tayong maguluhan sa dalawang uri ng pagsisisi. Repentance as a sinner, true repentance as a sinner, just once in your life. Yung tunay na pagsisisi bilang makasalanan, ito'y isang beses lang sa inyong buhay. But repentance as a son of God, confession, repeatedly during your Christian life. Pero yung pagsisisi bilang anak ng Diyos, yung confession, ito po'y paulit-ulit na nangyayari sa inyong buhay, Kristiyano. Yeah. Here, for the wages of that sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Before we get salvation, God is judging, and my position is sinner with a sinful nature. That's why, because of the sin, the wages of sin, you will go to the hell. Bago po yung ating kaligtasan, ang Diyos ay hukom. At yung aking posisyon, ako'y isang makasalanan. At dahil nga po sa aking kasalanan, kaya ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. So as a sinner, although you confess your sin, it is not effective. Kaya po bilang makasalanan, kahit pa i-confess nyo yung inyong kasalanan, hindi po ito epektibo. But after get salvation, you got the salvation through the eternal redemption. Subalit pagkatapos po ng ating kaligtasan, tayo ngay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan. You became the son of God. Your position is changed. Kaya nga kayo ay naging anak ng Diyos. God became father and you became the son of God. But you still have a sinful nature. Ang Diyos ay naging ama at tayo ay naging anak ng Diyos, subalit meron pa rin po tayong sinful nature. But what about your sin? Paano naman po yung inyong kasalanan? Actually, all of your sins already forgiven through the blood of Jesus. Sa katunayan, yung lahat ng inyong mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. But because of your sinful nature, you will commit sin again. Ngunit dahil nga po sa sinful nature, kaya makakagawa kayong muli ng kasalanan. In the case, you need to confess. And then, the fellowship will be recovered between father and son. Pag ganun po, kailangan niyong mag-confess upang yung fellowship ay muling manumbalik sa pagitan ng ama at ng anak. Yeah, there are two kinds of sin. One is the unintentional sin, and also there is intentional sin. Meron pong dalawang klase ng kasalanan. Yung una, yung hindi sinasadya. Yung pangalawa, yung sinasadyang kasalanan. Yeah, unintentional sin, only through the confession, the fellowship will be recovered. But in case of intentional sin, there will be the discipline from God. Yung hindi sinasadyang kasalanan, sa pamamagitan ng confession, pwedeng manumbalik yung fellowship. Pero yung sinasadyang kasalanan, kinakailangan dito yung disiplina mula sa Diyos. Naintindihan niyo po? Okay, another, number three, sin problem after salvation. Ikatlo, yung problema sa kasalanan pagkatapos ng kaligtasan. Yeah. Can we continue sin intentionally after salvation? Pwede po ba tayong makagawa ng sinasadyang kasalanan ng patuloy pagkatapos ng ating kaligtasan? Some people, they are misunderstanding. Oh, Jesus Christ already redeemed my past sin, present sin, even future sin. So, although I commit sin, I can go to the heaven. No problem. So, I will commit sin continuously. Merong mga tao po mali yung kanilang pagkakaunawa. Napatawad na ni Jesus yung kasalanan ko noon, ngayon, saka sa hinaharap. Kaya wala na akong problema. Pwede na akong patuloy na gumawa ng kasalanan. Is it possible to continue committing sins as a born-again Christian? Posible po ba na patuloy kayong gumawa ng kasalanan bilang born-again Christian? If someone think like that, he need to check whether he is really saved or not. Kung meron pong tao na ganito ang iniisip, kailangan niyang siyasatin yung kanyang sarili kung siya ba talaga ay born again o hindi. Because there is the possibility he didn't realize the true love of Jesus Christ. Dahil po merong posibilidad na hindi niya talaga naunawaan ang tunay na pag-ibig ni Jesucristo. Because of your sin, Jesus Christ was crucified and then he was undead. Dahil sa inyong kasalanan, kaya si Jesucristo ay ipinako sa krus at siya'y nasugatan. And he received all the sufferings and pains. At tinanggap niya yung lahat ng pagdurusa at sakit.
how can we continue committing sins intentionally? Paano tayo makakapagpatuloy sa paggawa ng sinasadyang kasalanan? Yeah, Bible says Romans chapter 6 verse 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. This is the answer. No, certainly not. Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Yes, truly born again Christian, he cannot continue committing sins intentionally. Yung tunay na born again Christian, hindi siya makakapagpatuloy na gumawa ng sinasadyang kasalanan. Number two, what will happen to us if we continue to sin after salvation? Ikalawa, ano yung mangyayari sa atin kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan pagkatapos ng kaligtasan? There will be the discipline from God. Magkakaroon po ng disiplina mula sa Diyos. For example, when the son commits sin and then he is doing a lot of the wrong things, in the case, the father will discipline the son in order to correct him. Halimbawa po, kung yung anak na lalaki ay nakagawa ng kasalanan at marami siyang nagagawang pagkakamali, pag ganun, papaluin siya ng kanyang tatay upang itama yung kanyang mali. It is also same. When the Son of God, the truly born-again Christian, continue committing sins, there will be the discipline from God. Tulad po nito, yung mga tunay na born-again Christian bilang anak ng Diyos, kapag sila'y patuloy na gumagawa ng kasalanan, magkakaroon ng disiplina mula sa Diyos. Hebrews chapter 12, verse 6 to 8, babasahin ko po. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ng kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anongang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Yeah, so, truly born again Christians, when they commit sins, there will be the discipline from God. Yung mga tunay na born-again Christian, kapag sila'y nakagawa ng kasalanan, magkakaroon po ng disiplina mula sa Diyos. Yeah, verse 6, for whom the Lord loves, he is chastened, the scourges every son whom he receives. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. What kind of discipline? Ano pong klaseng disiplina? For example, you will have a sickness, or you will have an accident, or family problems, you will lose the money. Halimbawa po, pwedeng magkaroon kayo ng sakit, o kaya po magkaroon ng aksidente, problema sa pamilya, o kaya po mawalan kayo ng pera. So you will face a lot of the problems in your life if you commit sins continuously. Kaya po kung kayo ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, kayo po ay magkakaroon ng maraming problema sa inyong buhay. Why? God wanted to make you to live according to the will of God. Bakit po? Dahil nais ng Diyos na kayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, as a born-again Christian, if you disobey to the God's word, you cannot be prosperous. Kaya po bilang born-again Christian, kung kayo po ay susuway sa salita ng Diyos, hindi po kayo magiging matagumpay. Through the history of Israel, we already have learned, right? In the days of the King David, Israel became the United Kingdom and then it was very strong country. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel na pag-aralan na po natin, na noong panahon ni Haring David, ang Israel po ay naging iisang kaharian at malakas na bansa. Because King David, he obeyed to the God's word. Dahil si Haring David, siya po ay sumusunod sa salita ng Diyos. But whenever Israelite disobeyed to God's word, God sent other strong nation. And then they oppressed the Israelites. Subalit kapag ang mga Israelita ay sumusuway sa salita ng Diyos, nagpapadala ang Diyos ng ibang mga bansa at sinasakop sila at pinapahirapan sila. In our Christian life, it is also same. If you disobey the God's word,
you cannot be prosperous. Ganon din naman po sa ating buhay Kristiyano, kapag kayo ay sumusuway sa salita ng Diyos, hindi kayo magiging matagumpay. And there will be the discipline from God. At magkakaroon ng disiplina mula sa Diyos. And also, as a born-again Christian, although you commit sins continuously, but there is no discipline, in that case, you need to check your salvation, whether you are really saved or not. At bilang born-again Christian, kahit patuloy kayong nakakagawa ng kasalanan, ngunit wala kayong nararanasang disiplina, dapat nyo rin pong siyasatin ang inyong sarili kung kayo ba talaga ay born again o hindi. Because verse 8 said, Hebrews chapter 12 verse 8, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Yeah. For example, there is the one son. But if he is not your son, although he commits sin, you will not care. Halimbawa po, mayroon isang bata, pero kahit po gumagawa siya ng kasalanan, ngunit hindi nyo naman siya anak, kaya po wala kayong pakialam. But if he is your son, you will discipline him. Pero kung siya po ay inyong anak, didisiplinahin niyo siya. And number 4, this is also a very important question. Why people cannot be saved? Ika-apat, bakit yung mga tao ay hindi naliligtas? Number 1, they didn't have chance to hear the true gospel. Una, wala silang pagkakataon na mapakinggan ang tunay na ebanghelyo. Whenever we conduct this kind of Bible seminar, we have a chance to meet many Christians. Kapag tayo po ay nagkakandak ng ganitong Bible seminar, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makilala yung maraming Kristiyano. Actually, before they attend this kind of Bible seminar, they have been attending to the church for a long time, 10 years or 20 years. Sa katunayan, bago sila dumalo sa Bible seminar na ito, sila rin naman po ay pumupunta na sa church ng mahabang panahon, 10 years or 20 years. But when I check them, they are not really saved and they don't have assurance about their salvation. Subalit kapag chinek ko yung kanilang kaligtasan, na uunawaan ko na hindi pa talaga sila ligtas at wala silang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan. Although they are attending to the church for a long time, 10 years, 20 years, why they are not saved yet? Kahit po pumupunta sila sa church ng mahabang panahon, bakit hindi pa rin sila ligtas? Because they didn't have a chance to hear the true gospel. Dahil wala silang pagkakataon na mapakinggan ang tunay na ebanghelyo. Romans chapter 10 verse 14. Romans chapter 10 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Yeah. How then shall they call on him in whom they have not believed? If they don't believe, they cannot call. Huh? And also, and how they believe in him of whom they have not heard? If they didn't have a chance to hear the true gospel, how can they really believe in Jesus Christ? Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Kung hindi nga po sila nananampalataya sa kanya, hindi niya sila tatawagin. At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Kung hindi po nila napakinggan ang tunay na ebanghelyo, hindi sila mananampalataya kay Jesucristo. Yeah, when they listen to the true gospel, they will believe and they can be saved. Kapag napakinggan po nila ang tunay na ebanghelyo, sila ay mananampalataya at sila ay maliligtas. And number 2, why the people cannot be saved? They don't believe in the true gospel. Bakit po yung tao ay hindi naliligtas? Dahil hindi sila nananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Yeah, although here are the newcomers who are listening to this Bible seminar together, but I think there are two kind of groups. Dito po, kahit maraming mga newcomers ang nakikinig sa Bible seminar, subalit sa palagay ko, meron pong dalawang grupo. Some people, although they listen to the Bible seminar,
they don't believe this Bible as the Word of God. Yung ibang mga tao, kahit nakikinig sila sa Bible seminar, ngunit hindi sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. And they don't focus on the Word of God. At hindi po sila nakafocus sa salita ng Diyos. Maybe they will hear this year and then will go out this year. Maaring ay papasok nila sa isang tenga at ilalabas muli sa kabilang tenga. So, after the Bible seminar, they cannot be saved. Kaya nga pagkatapos ng Bible seminar, hindi sila naliligtas. But those who really focus on the Word of God and listen carefully, they will realize this truth. Ngunit yung mga nakatuon sa salita ng Diyos at nakikinig ng mabuti, mauunawaan nila itong katotohanan. When they believe in the true gospel, there will be the works of the Holy Spirit. Kapag sila ay nanampalataya sa tunay na ebanghelyo, naroon ang pagkilos ng Espiritu Santo. And they can be saved. At sila ay pwedeng maligtas. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah, here. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Yeah, when you receive this word, you must receive as the word of God, not as the word of man. Ayon nga po sa versikulong ito, kapag napakinggan nyo ang salitang ito, dapat tanggapin nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Yeah, according to your attitude and your response, your salvation will be different. Ayon po sa inyong pag-uugali at sa inyong tugon, dun po magkakaroon ng kaibahan ng inyong kaligtasan. When you receive this word as the word of God and believe it, you can be saved. Kapag tinanggap nyo po yung salitang ito bilang salita ng Diyos at naniwala kayo dito, kayo po ay pwedeng maligtas. But if you don't focus on the Word of God and if you just regard this word rightly, the lightly, maybe you cannot realize, you cannot understand true gospel. Ngunit kung hindi po kayo nakatuon sa salita ng Diyos at binabalewala nyo lang itong salitang ito, maaaring hindi nyo po maunawaan kung ano ang ebanghelyo. So, there are so many shadows of the gospel in the Old Testament. Napakarami pong mga anino ng ebanghelyo sa lumang tipan. According to the Numbers chapter 21, from verse 5 to 7, when the Israelites, while they were staying in the wilderness, whenever they faced some difficulties or problems, they complained to God. Dito po sa Bilang chapter 21, nang ang mga Israelita ay nanatili sa ilang, kapag sila'y nakakaranas ng paghihirap, sila po'y nagrereklamo sa Diyos. Yeah, there is no water and there is no food. Huh? Walang tubig, walang pagkain. So although God the Red them from the out of Egypt, and then God provide everything, but they complain to God continuously. Kaya nga po kahit ginabayan sila ng Diyos na makalabas sa Ehipto at binigyan sila ng maraming bagay, subalit patuloy pa rin silang nagreklamo sa Diyos. So, the Lord God sent the fiery serpent among the Israelites. Kaya nga po nagpadala ang Diyos ng makamandag na ahas sa mga Israelita. And then the fiery serpent bite the Israelites. At yung makamandag na ahas na ito, tinuklaw niya yung mga Israelita. Many of the Israelites, they were died. At marami sa mga Israelita ang namatay. Yeah. When they faced this kind of problems, they came to understand their wrongdoings before God. At nung naranasan nila yung ganitong problema, naunawaan nila yung kanilang pagkakamali sa harapan ng Diyos. That's why they asked Moses to pray to God. Kaya nga po hiniling nila kay Moises na idalangin sila sa Diyos. So, Moses prayed to God. And then God said to Moses to make a
bronze serpent and set it on a pole. Kaya nga po si Moises at nanalangin sa Diyos at sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa siya ng ahas na tanso at ilagay niya ito sa tikin. And God said, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo ito sa isang tikin, at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Yes. This is the word of God. Ito po yung salita ng Diyos. But in the days of the wilderness, I think there were also two kind of people among the Israelites. Pero dun din naman po sa ilang, meron pong dalawang klase ng mga Israelita. While they are dying because of they were bitten by the fiery serpent, and someone really believed the word of God. Habang sila'y namamatay dahil nga kinuklaw sila ng makamandag na ahas, meron pong ilang mga tao na talagang naniwala sa salita ng Diyos. Yeah, that's why they looked at the bronze serpent as the God said. Kaya nga po tiningnan nila yung ahas na tanso tulad ng sinabi ng Diyos. Yeah. Whoever is bitten and look at the bronze serpent, and when he looked at the bronze serpent, he lived. At ang bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Yeah, but there are also some people who didn't believe in the word of God. Pero meron din pong ilang mga tao na hindi naniwala sa salita ng Diyos. In the case, they didn't see the bronze serpent. Pag ganun po, hindi nila titingnan yung ahas na tanso. What will happen? They died because they didn't believe in the word of God. At ano po yung nangyari? Sila po ay namatay dahil hindi nga sila naniwala sa salita ng Diyos. Yeah, nowadays, it is also same. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na Kanyang isinugo ang Kanyang tanging anak upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po mapahamak. Yeah, as God said, when He looked at the bronze serpent, He lived. Tulad ng sinabi ng Diyos, kapag siya ay tumingin sa ahas na tanso, siya ay mabubuhay. So, what is this? According to John chapter 3, verse 14 and 15, John chapter 3, verse 14 and 15, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, God commanded Moses to make a bronze serpent and set it on a pole, and then whoever bitten by the fiery serpent, look at the bronze serpent and he shall live. Pinagutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso at ilagay ito sa tikin. At sino man ang natuklaw na makamandag na ahas, kapag siya ay tumingin doon, siya ay mabubuhay. What is this? The bronze serpent, actually that was a shadow of Jesus Christ. Yung ahas na tanso, ito po ay anino ni Jesucristo. Everybody, we are dying because of sin. But when we look at Jesus Christ on the cross and then believe what Jesus Christ did for me, yeah, we can be saved. Lahat po tayo ay napapapat na mamatay dahil nga po sa ating kasalanan. Subalit kapag tiningnan po natin si Jesus sa krus at nanampalataya tayo sa kanyang nagawa, tayo po ay maliligtas. Yeah, Jesus died on the cross because of my sin. Si Jesus ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. Actually, I was supposed to receive all the judgment, but instead, Jesus Christ died on the cross. Sa katunayan, ako ang nararapat na tumanggap ng lahat ng paghahatol. Subalit sa halip na ako, si Jesus ang namatay sa krus.
Okay, let's look at this video clip.
Jesus paid the debt what you owed. Si Jesucristo po ang nagbayad ng ating pagkakautang. Yeah. If Jesus Christ was not crucified and shed His precious blood, there is no way to get the salvation. Kung hindi po ipinako si Jesus sa krus at kung hindi siya nagdanak ng kanyang mahalagang dugo, walang ibang paraan upang magkaroon ng kaligtasan. Without the shedding of blood of Jesus, there is no any other way to receive the forgiveness of our sins. Kung wala po yung pagdanak ng dugo ni Jesucristo, wala pong ibang paraan upang mapatawad yung ating mga kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25. 1 Peter chapter 2 verse 24, 25. Okay, babasahin ko po. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Yeah, He Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness. By whose stripes we are healed. Yeah, when Jesus Christ was crucified and he was wounded and he was received the sufferings, all of our sins were forgiven. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Nung si Jesus nga po ay pinako sa krus at nung siya'y nasugatan, ang lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Romans chapter 5 verse 8 and 9. Romans chapter 5 verse 8 and 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yeah, God demonstrate His own love toward us in that we were still sinners. Christ died for us. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yeah. Before we know Jesus Christ, He was crucified and He died on the cross because of my sin. Bago pa man po natin nakilala si Jesucristo, si Jesus ay pinako sa krus at siya ay namatay doon dahil sa aking kasalanan. So, according to Romans chapter 5 verse 5, the love of God has been poured in our hearts. Sa Romans chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Yes, when you realize the love of Jesus Christ, yes, the love of God has been poured in our hearts. Kapag inyong naunawaan ang pag-ibig ni Jesucristo, ang pag-ibig ni Jesus ay binuhos sa ating mga puso. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Actually, you may know the great evangelist in America, D.L. Moody, he could not deliver the sermon with this passage. Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa katunayan, maaaring kilala nyo yung isang evangelist sa Amerika, si D.L. Moody. Hindi niya po magawang ipahayag yung sermon tungkol sa bersikulong ito. Do you know why? Why the D.L. Moody could not deliver the sermon with this verse? Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit hindi makapag-sermon si D.L. Moody gamit yung bersikulong ito? Because he could not express the love of God, so great love of God, with the man's word. Dahil po hindi niya kayang maipahayag ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos gamit ang salita ng tao. There is no any other greater love than this. Wala pong higit na dakilang pag-ibig kaysa dito. Yes. So, while we were still sinners, Christ died for us. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath from Him.
Ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos. Hebrews chapter 9 verse 13 and 14. Hebreo chapter 9 verse 13 hanggang 14. Okay, babasahin ko po. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. As we learned yesterday, in the Old Testament, Israelites, they offered animal sacrifice in order to receive the forgiveness of their sins. Tulad po ng napag-aralan natin kagabi, sa lumang tipan, yung mga Israelita ay naghahandog ng hayop upang mapatawad yung kanilang mga kasalanan. So, the blood of the lamb just effective for 1 year, temporary. Kaya nga po yung dugo ng kordero, ito po'y epektibo lamang sa loob ng isang taon, panandalian lang. That's why, according to Leviticus chapter 16, Israelites, they offered animal sacrifice the year by year, town-town. Kaya nga po sa Leviticus chapter 16, yung mga Israelita ay naghahandog ng hayop taon-taon. But what about the blood of Jesus? Ngunit paano naman ang dugo ni Jesucristo? Yeah, as we learn the Hebrews chapter 9 verse 12, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Hebreo chapter 9 verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. If the blood of the animal can cleanse the sins of the Israel people for 1 year, how much more the blood of Jesus Christ can forgive all of our sins forever? Kung ang dugo nga po ng hayop ay nakakapagpalinis o nakapagpapatawad ng kasalanan ng mga Israelita sa loob lang ng isang taon, gaano pa kaya kahalaga ang dugo ni Jesucristo na nakakapagpalinis ng ating mga kasalanan magpakailanman? Yes, we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. At naniniwala po tayo na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, as the Bible says, John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yeah. According to Old Testament, the people in the Old Testament, they also had a sin. So the Lord God has laid on him, on Jesus Christ, the sin of the world. Doon po sa lumang tipan, yung mga unang tao doon ay may kasalanan din. Kaya nga yung Panginoong Diyos, ipinasan niya yung ating mga kasamaan kay Jesucristo. And also, before we were born, 2,000 years ago, the Lord God has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all of our sins. At bago pa man po tayo ipanganak, 2,000 years ago, ang Panginoong Diyos ay ipinasan na kay Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Yeah, my past sin, present sin, even future sins, forgiven through the blood of Jesus. Yung kasalanan ko noon, ngayon, maging sa hinaharap, lahat po ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah. This is the only way to receive the forgiveness of our sins. Ito lamang yung tanging paraan upang matanggap ang kapatawaran ng kasalanan. From the beginning of the history until the end of the history, all of the people's sin were forgiven through the blood of Jesus. Mula po sa pasimula hanggang katapusan ng kasaysayan, lahat ng kasalanan ng mga tao ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. And Jesus said, "It is finished." At sinabi ni Jesus, "Natupad na." Meaning, 2,000 years ago, all of our sins already forgiven through the blood of Jesus. Ibig sabihin po, 2,000 years ago, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, my past sin, and present sin, and future sin. When Jesus Christ died on the cross, he was crucified. Yeah, my past sin, present, and future sin,
all of my sins already redeemed through the blood of Jesus. Yung kasalanan ko nung nakaraan, ngayon, at sa hinaharap, ito pong lahat ng mga kasalanan ko ay natubos na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So, Jesus paid all my debt, what I owed. Kaya nga po si Jesus ang nagbayad ng lahat ng aking mga utang. For example, I borrowed 1 million pesos for my business. Halimbawa po, nangutang ako ng 1,000,000 piso para sa aking negosyo. Yeah. But my business was bankrupt. Pero nalugi yung aking negosyo. So, I cannot return the money to my friend. But if I don't return the money, I need to go to the jail. Kaya nga po, hindi ko maibalik yung perang inutang ko sa aking kaibigan. Ngunit kung hindi ko po ito mababayaran, kinakailangan akong makulong. That's why my father sold the house and the property and prepared 1 million pesos and plus interest. Kaya nga po binenta ng aking tatay yung aming bahay sa kayong kanyang mga ari-arian at naghanda po siya ng 1,000,000 piso na meron pang kasamang interest. And my father gave me the receipt. At ibinigay sa akin ng aking ama yung resibo. So when I look at the receipt, the 1 million pesos with the interest already paid in full. So, do I need to worry about my debt? Kaya po kung titingnan ko yung resibo, nakalagay doon yung 1 million piso na hiniram ko, pati yung interest, ay bayad na lahat. Kung ganun po, pag tinignan ko yung resibo, mag-aalala pa ba ako sa aking utang? No more. Huh? Already paid in full. Hindi na po ako mag-aalala dahil nga po bayad na lahat. It is also same from my verse until my death. All my sins already forgiven through the blood of Jesus. Tulad po nito, mula nung ako'y ipinanganak hanggang sa ako'y mamatay, lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. That's why, me, wala nang kasalanan. No more sin. Kaya nga po, wala na akong kasalanan. So, if I don't have any more sin, where can I go? Heaven or hell? Kung wala na akong kasalanan, saan ako mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Heaven, because no more sin, right? Sa langit po, dahil wala na ngang kasalanan. Yes, this is the eternal redemption. Ito po yung walang hanggang katubusan. Yeah, through the blood of Jesus, all of our sins already forgiven perfectly. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, perfectong nabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Yeah, and then my position was changed. Before, my position was a sinner. But now, I became the righteous man, son of God. At yung akin pong posisyon ay nabago. Noon, ang posisyon ko, ako'y makasalanan. Ngayon, ako'y isa ng matuwid na tao, anak ng Diyos. Naintindihan mo ninyo? Isaiah chapter 38, verse 17. Isaiah chapter 38, verse 17. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Yeah, here, you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back. Here, all my sins. For example, in my life, this is my past sins. Since my birth until now, I committed many sins. This is my past sins. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Halimbawa po, sa aking buhay, ito yung aking kasalanan noong nakaraan. But since my salvation, after I get the salvation, because of sinful nature, I will commit sin again. Pero pagkatapos ko nga pong magkaroon ng kaligtasan, dahil nga po sa sinful nature, kaya ako'y nakagawang muli ng kasalanan. This is my future sin. Ito yung aking kasalanan sa hinaharap. Yeah. My past sin plus future sin. This is all my sins. Yung aking kasalanan noon at yung aking kasalanan sa hinaharap. Ito yung lahat ng aking kasalanan. Yeah. According to the Isaiah chapter 8, yeah, you have cast, God have cast all my sins his back. So, God will not look at my sin anymore.
iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Kaya nga po, hindi natitingnan ng Diyos ang aking kasalanan. Yeah, not only my past sins, but also my future sins. Hindi lang po yung kasalanan noong nakaraan, kundi maging yung kasalanan sa hinaharap. That's why you have cast all my sins. Kaya nga po, iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan. If the one sin which is not forgiven, you cannot go to the heaven. Kung meron pong isang kasalanan na hindi pa napapatawad, hindi kayo pwedeng makapunta sa langit. Isaiah chapter 40, verse 2. Isaiah chapter 40, verse 2. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem at sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Yeah, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Yeah, already we receive the forgiveness of sins. Na ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Isaiah chapter 43, verse 25. Isaiah chapter 43, verse 25. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Yeah. I am he who blot out your transgressions. For my own sake, I will not remember your sins. First, we should understand God forgave our sins for His own sake first. Una po, dapat nating maunawaan na pinatawad ng Diyos yung aking mga kasalanan para sa kanyang sariling kapakanan. God already prepared the heaven, the kingdom of God. Inihanda na po ng Diyos yung langit, yung kaharian ng Diyos. And man was created according to the God's image. At ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. But if the man, because of the sin, if they all go to the hell and then no one enter the heaven, it is not for the glory of God. Ngunit kung yung tao dahil sa kasalanan ay mapupunta sa impyerno at walang sino man ang makakapasok sa langit, hindi ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Yeah, heaven is very great. But if only God is alone, how the God can be glorified? Ang langit ay napakalawak at napakalaki. Ngunit kung ang Diyos ay nag-iisa lang doon, paano maluluwalhati ang Diyos? For example, there is a great king and he has also very big, great palace. Halimbawa po, meron isang dakilang hari at siya rin naman ay merong napakalaking palasyo. But he has no his people. He's alone. Pero nag-iisa lang po siya, wala siyang kasamang tao doon. Yeah, only one king. Nag-iisang hari lang ang nakatira doon. So, can we call him as a king? Pwede ba natin siyang tawaging hari? No. When he has his people, it will be glory for the king. Kung meron siyang maraming tao, ito po'y kaluwalhatian para sa hari. Yeah. So, God said, I will not remember your sins. At sinabi nga ng Diyos, hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Naniniwala kayo sa ang salita ng Diyos? Yes, this is the Word of God. You must believe in the Word of God, and then your salvation will not be moved. Ito po yung salita ng Diyos, at dapat kayong maniwala sa salita ng Diyos upang hindi matinag ang inyong kaligtasan. Yeah, believe in the Word of God, and your faith will not be changed. Kayo po'y manampalataya sa salita ng Diyos at ang inyong pananampalataya ay hindi mababago. Pagod na kayo. Let's have a stretching. Please stretch your hands. Yeah. For better concentration. Yeah. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Sa harap, sa taas. Okay, kanan. Kaliwa, kanan, kaliwa, sa taas,
Sa likod. 1, 2, 3. Pagod na. Okay. Let's clap the 5 times together. Yeah. Up the applause 5 times. 3, 2, 1. 3 times. One more time. 3 beses. 3, 2, 1. Okay. Salamat po. Okay. 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yeah, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Maybe in the Paranaque city, there might be so many bad people. The adulterer or killer, murderer or prostitutor. Halimbawa nga po dito sa Paranaque City, napakarami pong masasamang tao. Meron pong nangangalunya, meron pong mamamatay tao, meron pong prostitute. Let me ask you a question. What about their sins? Are their sins already forgiven or not? Ito po yung tanong ko sa inyo. Paano naman yung kanilang kasalanan? Napatawad na ba yung kanilang mga kasalanan o hindi pa? Napatawad na rin. Yeah, it is also forgiven. Bible says, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Napatawad na rin po dahil sabi nga ng Biblia, Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. And another question, can they enter the heaven? Yung isa pang tanong, kung ganun, makakapasok ba sila sa langit? No, they cannot enter heaven. Hindi po, hindi sila makakapasok sa langit. Why? Because there is a one sin, which is unbelieving. Bakit po? Dahil meron pang isang kasalanan. Ito yung hindi pananampalataya. Yeah, they will not go to the hell because of their sin. Because they are all of their sins already forgiven. Only problem is this, they are unbelieving. Hindi po sila mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan. Dahil ngayon kanilang lahat ng kasalanan ay napatawad na. Pero yung problema, hindi sila nananampalataya. John chapter 16 verse 9. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Yeah, of sin, only one sin, because they do not believe in me. Yeah, this is the only one sin. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Ito po yung nag-iisa na lang na kasalanan. Yeah. So, although all of our sins already forgiven, even the unbeliever sins forgiven, but they cannot go to the heaven. Kahit nga po yung lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, maging yung kasalanan ng mga hindi nananampalataya ay napatawad na, pero hindi po sila makakapunta sa langit. Because they don't believe in Jesus Christ. Dahil hindi nga po sila nananampalataya kay Jesucristo. Yeah, look at the screen. Many people, 2,000 years ago, already the Lord God has laid on Him, on Jesus, the sin of the world. 2,000 taon na ang nakakaraan, ipinasa ng Diyos kay Jesucristo ang kasalanan ng sanlibutan. Yeah, Jesus Christ already took away all of our sins. At kinuha na ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. So, no more sin. Kaya nga po wala nang kasalanan. There are two kind of people in this world. Subalit may 2 klase ng tao sa mundong ito. White man, black man. Yung puti saka yung itim. What is the difference? Ano po yung pinagkaiba nila? White men, yeah, they realize all of their sins already forgiven through the blood of Jesus. And they believe in Jesus Christ. That's why they get the salvation. Yung puti, naunawaan nila na ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at kanila itong pinanampalatayanan. Kaya nga po nagkaroon sila ng kaligtasan. So they will enter heaven. Kaya nga po sila ay makakapasok sa langit.
But there are also blind men. Although their sins are forgiven, but they do not know whether they are sin forgiven or not. They never heard about this true gospel. Ngunit meron din po yung mga itim. Kahit nga po napatawad na yung kanilang mga kasalanan, ngunit hindi po nila alam kung napatawad na nga ba talaga o hindi. Dahil hindi pa po nila napapakinggan ang tunay na ebanghelyo. And they don't believe in Jesus Christ. At hindi rin po sila nananampalataya kay Jesucristo. That's why they are not saved. Kaya nga po hindi sila ligtas. Saan sila pupunta? Impyerno. Pupunta sa impyerno. Because they are not saved. Pupunta po sila sa impyerno dahil hindi sila ligtas. Naintindihan po ninyo? Yeah. So, before God was a judge and I was a sinner. Noon po ang Diyos ay hukom at ako ay makasalanan. But through the blood of Jesus, all of our sins were forgiven. Subalit, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. That's why God became my father. Kaya nga ang Diyos ay naging aking ama. I became the son of God. At ako ay naging anak ng Diyos. Tama po ba? Yeah. Naniniwala kayo? Yeah. So, salvation is gift. Kaya po yung kaligtasan, ito ay regalo. Actually, we did nothing to get the salvation. We only believed in Jesus Christ. What Jesus Christ did for me. Sa katunayan, wala po tayong ginawa upang maligtas. Tayo po'y nanampalataya lang sa kung ano ang nagawa ni Jesucristo sa akin. But we must know how much Jesus Christ received the sufferings and pains to accomplish this true gospel. Ngunit dapat po nating maunawaan kung gaano po yung pagdurusa at matinding sakit na dinanas ni Jesucristo upang maisakatuparan itong ebanghelyo. Yeah. Last year, we had a leaders retreat. At the time, our mother's group prepared very delicious food for a long time. Noong nakaraang taon, nagkaroon po kami ng leaders retreat at yung mother's group, naghanda po sila ng pagkain ng mahabang oras. Poodle fight? Yeah. So, from the morning, they bought fishes and chicken and so many delicious food. Mula po umaga, bumili sila ng isda, ng manok, saka ng marami pang masarap na pagkain. And they cooked the food. At niluto nila yung pagkain. Yeah, in order to prepare the lunch, it takes a long time, right? Several hours. Upang maghanda po ng tanghalian, kinakailangan ng mahabang oras. But you know, when the leaders they get together to start to eat, how long did it take? Pero alam niyo po ba nung nagsama-sama yung mga leader upang kumain, alam niyo po kung gaano ito katagal? Maybe 10 to 15 minutes. Already they finish. Pagkatapos lang ng 10 to 15 minutes, tapos na. Yeah, it is also same. In order to accomplish the true gospel, from the beginning history, God prepared. God decided to send the Jesus Christ. And then Jesus Christ came to this world 2,000 years ago. He was crucified on the cross. Tulad po nito, upang maisakatuparan ng ebanghelyo, mula po sa pasimula ng kasaysayan, inihanda na ito ng Diyos at isinugo niya si Jesucristo sa mundong ito at si Jesus ay pinako sa krus. But to believe in this true gospel is not difficult. Pero yung maniwala sa tunay na ebanghelyo, hindi po ito mahirap. It's very easy to understand. Napakadali lang po nitong unawain. Because God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Dahil ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yeah, from the child to the old people, anybody who can hear and believe in the true gospel, they can be saved. Mula po sa bata hanggang sa matanda, kung sino man ang makinig at manampalataya sa ebanghelyo, sila ay pwedeng maligtas. So, we must know this is the grace of God. Kaya po dapat nating maunawaan na ito ay biyaya ng Diyos. Yeah, amazing grace. Kamangha-manghang biyaya. Okay. Let's look at this one.
Yes. The cost of real love is no charge. Yeah. This is the grace. Yung tunay po na pag-ibig ay walang bayad. Ito po yung biyaya. So, we must understand how much our God loved us. Kaya po dapat nating maunawaan kung gaano tayo iniibig o minamahal ng ating Diyos. As we know, for the wages of sin is death. Yeah, because of sin, we were supposed to go to the eternal hell. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil nga po sa kasalanan, kaya tayo ay nararapat na mapunta sa walang hanggang impyerno. But Jesus Christ was crucified and shed His precious blood to redeem all of our sins. Subalit si Jesus ay pinako sa krus at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. And then Jesus paid all the wages of our sin. At binayaran ni Jesus ang lahat ng ating pagkakautang na kasalanan. So, when we believe this true gospel, yeah, we can be saved. Kaya po, kapag tayo ay naniwala sa tunay na ebanghelyo, tayo po ay maliligtas. And this Bible is like a receipt. At ito pong Biblia ay gaya ng resibo. Yeah, I found that the wages of all my sins were completely paid. Natuklasan ko na yung bayad para sa aking mga kasalanan ay nabayaran na. Now I have no sin to pay at all. Kaya wala na akong kasalanan na dapat pang bayaran. Yeah, I am free from the sin. Ako ay malaya na mula sa kasalanan. So, eternal redemption, what? For all my sins. Walang hanggang katubusan para sa lahat ng aking mga kasalanan. With what? Through the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. How many times? Once for all. Minsan magpakailanman. Ilang beses, minsan magpakailanman. And the validity? Forever. At gaano po ito ka-epektibo magpakailanman? Yeah. Through the blood of Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah. Number 1, you will hear the gospel of salvation. Una po, inyong maririnig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Yeah. In order to get salvation, you must hear what is the gospel of true salvation. Upang magkaroon ng kaligtasan, dapat marinig nyo muna kung ano ang ebanghelyo ng kaligtasan. And then number 2, you must believe in the gospel. Ikalawa, dapat kayong sumampalataya sa ebanghelyo. Yeah, when you believe, you will be sealed by the Holy Spirit. At kapag kayo ay nanampalataya, kayo ay tatatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah. Isaiah chapter 44, verse 22. Okay, Isaiah chapter 44, verse 22. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Yeah. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. So God already redeemed all of our sins. And then God is calling us, return to me. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinubos na po ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at pinapabalik niya na tayo. 1 Peter chapter 1 verse 23. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 23. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yeah, our salvation is not changeable. Our salvation cannot be lost because it was accomplished through the Word of God. Ang atin pong kaligtasan ay hindi nababago at hindi ito pwedeng mawala dahil ito po ay naisakatuparan ayon sa salita ng Diyos.
Genesis chapter 3 verse 7, if you look at the Genesis chapter 3 verse 7, there is also another shadow of the gospel. Kung titingnan niyo po yung Genesis chapter 3 verse 7, narin din po yung isa pang anino ng ebanghelyo. As you know well, when Adam and Eve ate the forbidden fruits, the sin entered the Adam and Eve. Nang kinain ni Adan at Eva yung ipinagbabawal na bunga, yung kasalanan ay pumasok kina Adan at Eva. And Bible says their eyes, both of them, were opened. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata. And they knew that they were naked. At nalaman nilang sila'y mga hubad. So they made the coverings with the fig leaves. Kaya nga po sila'y nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos. So what is this? These fig leaves, these coverings with the fig leaves. Kaya ano pong ibig sabihin nitong pantakip na dahon ng puno ng igos? Actually, Adam and Eve, they could not stand with this covering before God. Sa katunayan, sina Adan at Eva, hindi sila pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos na gamit yung ganitong panakip. When God called Adam, "Adam, where are you?" Adam hid himself. Nang tinawag ng Diyos si Adan, "Adan, nasaan ka?" Nagtago po si Adan. He answered, I am naked. That's why I hide myself. Ako'y hubad, kaya ako'y nagtago. Why? They already made the coverings. Why they are naked? Bakit po niya sinabing hubad sila, gayong gumawa naman na sila ng panakip? We should know this fig leaves covering is like a human's righteousness, man's own righteousness. Dapat po nating maunawaan na itong dahon ng puno ng igos, ito po'y parang katwiran ng tao. As the Bible says, Isaiah chapter 64, our own righteousness are like a filthy rags. Ayon po sa Isaiah chapter 64, ang ating sariling katwiran ay gaya lamang ng maruming kasuotan. Yeah. That's why God killed the innocent animal and then made the tunic of skin to cover Adam and Eve. Kaya nga po nagpatay ang Diyos ng inosenteng hayop at gumamit po siya ng kasuotang balat upang takpan yung kahubaran ni Adan at Eva. Yeah. Or Adam and his wife, the Lord God made the tunics of skin and clothed them. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. So, what is this? This the tunics of skin. Kaya ano po itong kasuotang balat? This is the garments of salvation. Ito po yung damit ng kaligtasan. Do you understand? So, in order to make a tunics of skin, animal should be killed, right? And then there should be the shedding of blood. Upang makagawa ng kasuotang balat, kailangan pong patayin yung hayop at magkakaroon po ng pagdanak ng dugo. In the Genesis chapter 3, God already promised to forgive our sins through the shedding of blood. Sa Genesis chapter 3, ipinangako na po ng Diyos na papatawarin yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Yeah, because of the Adam sin, the Jesus Christ will be crucified on the cross. Dahil nga po sa kasalanan ni Adan, kaya si Jesucristo ay ipapako sa krus. Isaiah chapter 61 verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Yeah, he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. So only those who are wearing the garments of salvation, they can enter the heaven. Binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Yung mga taong nakasuot lang po ng damit ng kaligtasan, sila lang yung pwedeng makapasok sa langit. If you look at the Revelation chapter 7, there are the saints, truly born again Christians, and then they are wearing white robes.
Kung titingnan niyo po yung Apocalypse chapter 7, naroon po yung mga banal, yung mga tunay na born again Christian, at sila po ay nakasuot ng puting damit. Why their robes is white? Bakit po yung kanilang damit ay puti? Because they washed their robes by the blood of Jesus. Dahil po yung kanilang damit ay nahugasan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah. All of their sins already forgiven through the blood of Jesus. Ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, they became the righteous. That's why they can enter heaven. Sila po ay naging matuwid, kaya pwede silang makapasok sa langit. Yeah. At the first time, Adam and Eve made the coverings with the fig leaves. This is the man's own righteousness. They could not stand with these coverings before God. Noona po, sina Adan at Eva, gumawa sila ng panakip gamit yung dahon ng puno ng igos. Ito po yung sariling katwiran ng tao. Subalit, hindi po sila pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos gamit yung panakip na ito. That's why God prepared the innocent animal. And then, sin of Adam and Eve transferred to the animal. Kaya nga po ang Diyos ay naghanda ng inosenteng hayop at nailipat po yung kasalanan ni Adan at Eva dito sa inosenteng hayop. And this animal was killed instead of Adam and Eve's sin. At ito pong hayop na ito ay pinatay para nga po sa kasalanan ni Adan at Eva. And then, tunics of skin was made. At ginawa po yung kasuotang balat. Yeah, this is the shadow of redemption. Ito po yung anino ng pagtubos. Yeah. Do you understand? So, innocent animal died instead of them, so they were forgiven. Yung inosenteng hayop yung namatay sa halip na sila, kaya nga po sila ay napatawad. And also, if you look at Exodus chapter 12, before Israelite, they came out the land of Egypt, there was the last plague to kill the firstborn son. Kung titingnan niyo po yung Exodus chapter 12, bago po lumabas yung mga Israelita sa Ehipto, naroon po yung huling salot, yung papatayin yung lahat ng mga panganay. All the firstborn son, firstborn animal, supposed to be killed. Yung lahat po ng mga panganay na hayop ay papatayin. But God commanded the Israelite to prepare firstborn lamb and then kill it. With the blood, they put the doorpost and the lintel of the house. Ngunit ang Diyos, inutusan niya yung mga Israelita na maghanda ng panganay na tupa at patayin ito at ipahid yung dugo nito sa itaas at haligi ng kanilang mga pintuan. And God promised Israelites, when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. At ito po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. That's why Israelite, the firstborn son, they were safe because they put the blood on the doorpost and lintel of the house. Kaya nga po yung mga panganay na anak ng mga Israelita, ito po ay naligtas dahil nga po naglagay sila ng dugo sa itaas at haligi ng kanilang mga pintuan. But the Egyptian, the firstborn son, they were killed. Ngunit yung mga Ehipto, yung kanilang mga panganay ay pinatay. Because there was no blood. Dahil po walang dugo. Yeah. When I see the blood, I will pass over you. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Yeah. Israelite, they put the blood on the lintel of the house, doorpost. This is also shadow of Jesus Christ. Naglagay nga po ng dugo ang mga Israelita sa itaas at haligi ng bahay. Ito po ay anino din ni Jesucristo. Naintindihan po ninyo? Yeah. Ephesians chapter 1, verse 7. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Yeah, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Yeah, only our sins can be forgiven through the blood of Jesus. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, there are so many shadows in the Old Testament. Napakarami pong mga anino sa lumang tipan. Yeah. The shadow of redemption.
Ito po yung anino ng pagtubos. So, Israelite, they put the blood on the doorpost and the lintel of the house. Yung mga Israelita, naglagay po sila ng dugo sa itaas at haligi ng kanilang bahay. We also should put the blood of Jesus on our hearts. Dapat din po nating ilagay ang dugo ni Jesus sa ating mga puso. Yeah, when you really believe in the blood of Jesus. Kung kayo talaga ay sumampalataya sa dugo ni Jesus. So, there is the praise, power in the blood. In the precious blood of Lamb, yeah, there is the power in the blood. Without shedding of blood, there is no remission. Meron nga pong kapangyarihan sa dugo, sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, if you read, especially Leviticus, there are so many the verses about the blood, especially animal sacrifice. Kaya nga po kung babasahin niyo yung Biblia, lalo na sa Levitico, napakaraming mga versikulo tungkol sa dugo. So, some biblical scholars said, if you squeeze the Old Testament, the blood of animal will come out. Kaya po, yung ibang mga biblical scholars, sinabi nila, kung pipigain niyo yung lumang tipan, lalabas yung dugo ng hayop. If you squeeze the New Testament, the blood of Jesus will come out. At kung pipigain nyo naman yung bagong tipan, yung dugo ni Jesus ang lalabas. So, only our sins can be forgiven through the blood of Jesus. Kaya po yung ating mga kasalanan ay mapapatawad lang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Acts chapter 4 verse 12, nor is the salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yeah, John chapter 14 verse 6. Jesus is the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Juan chapter 14 verse 6. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakalapit sa Ama maliban sa akin. Okay, Isaiah chapter 1 verse 18. Okay, babasahin ko po. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Yeah, though your sins are like a scarlet, they shall be as snow, as white as snow. Especially during the winter season in Korea, yeah, you can see the snow, white snow. Overnight, if the snow fell down, all the villages or towns will be covered with the white snow. Doon nga po sa Korea, puno po ito ng niebe, lalo na po kapag winter season. At kapag magdamag nga po yung pag-ulan ng niebe, kinabukasan po yung buong paligid ay napapalibutan ng niebe. Yeah, like this. But when the snow fell down, it will be covered. Will become white-walled. Kapag nagkaroon nga po ng niebe, mapapalibutan po yung paligid, magiging puti. And although we believe in the blood of Jesus, our
the condition of our condition will be different. At kahit nga po naniniwala tayo sa dugo ni Jesus, pero magkakaiba po yung ating kondisyon. There are three houses, A, B, C. A, yeah, they are giving thanks. Meron pong tatlong bahay, A, B, C. Yung A, sila po'y nagpapasalamat. But B, they are not comfortable. Pero yung B, hindi po sila komportable. Although they put the blood on the doorpost and the lintel of the house. Kahit nga po naglagay din sila ng dugo sa itaas at haligi ng kanilang bahay. C, they are hiding under the table. They are afraid of it. Because they do not know whether the judgment of God will pass over or not. Yung C, sila po'y nasa ilalim ng mesa dahil sila nga po ay natatakot. Dahil hindi nila alam kung lalampasan ba sila ng paghukom ng Diyos o hindi. But what is important? The blood. Whether there is a blood or not. Pero ang mahalaga po kung merong dugo o wala. Yeah, God said, when I see the blood, I will pass over you. Sabi po ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Next morning, all they are safe. Why? They already put the blood. Kinabukasan, lahat nga po sila ay naligtas dahil nga po silang lahat ay naglagay ng dugo. When we believe in the gospel, the most important thing is we should know there is the 3F. Kapag tayo po ay naniwala ng ebanghelyo, dapat po maunawaan natin meron pong tatlong F. Number one, fact. Yung unang F, yung fact. Yeah. You must believe in the truth. Dapat po kayong maniwala sa katotohanan. And next, faith. Pangalawa po yung faith o pananampalataya. Although you have a very strong faith, but if you believe in heresy or wrong doctrine, it is completely wrong. Kahit po meron kayong matatag na pananampalataya, pero kung naniniwala naman kayo sa heresy o kaya maling doktrina, ang inyo pong pananampalataya ay mali. And the last is your feeling. Yung ikatlong F, yung feeling o pakiramdam. We should not change this position. Dapat po huwag nating baguhin yung order. Yeah, past sin, present sin, future sin. Some people, they believe their sins were forgiven, but there is something still the sins which is not forgiven. Yung ibang tao po, naniniwala sila na napatawad na yung kanilang mga kasalanan, pero meron pa rin natitirang kasalanan na hindi pa napapatawad. Yeah. If it is not 100%, it is not the eternal redemption. Kung hindi po ito 100%, hindi po ito yung walang hanggang katubusan. And this is not salvation. At ito rin po ay hindi kaligtasan. Yeah. When all of your sins were forgiven 100%, this is the eternal redemption and true salvation. Kapag ang inyong lahat ng mga kasalanan 100% ay napatawad na, ito po yung tunay na kaligtasan at walang hanggang katubusan. A, unclean. B is clean. Yung A, marumi. Yung B, malinis. Why? A, he believes his past sins were forgiven, but future sins not forgiven. That's why he believes his future sins will be forgiven through the confession. Yung letter A, naniniwala siya na yung kasalanan niya nung nakaraan napatawad na. Pero yung sa hinaharap, hindi pa. Naniniwala siya na mapapatawad yung kanyang kasalanan sa hinaharap sa pamamagitan ng confession. Yeah, A is not saved yet. Kaya nga po yung A, hindi pa siya ligtas. But B, he believed 100% of his sins were forgiven through the blood of Jesus. Pero yung B, naniniwala siya na yung 100%ng kasalanan niya ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, he is clean. Kaya nga po siya ay malinis. Here, according to Bible, there is a Jesus and also other Jesus. What is the difference? Ayon po sa Biblia, meron pong Jesus at meron ding ibang Jesus. Ano po yung pinagkaiba? Yeah. Real Christians, they are believing in the true Jesus. But some other people, they are believing in other Jesus.
Yung mga tunay na Kristiyano, sila'y naniniwala sa tunay na Jesus. Pero yung iba, naniniwala po sila sa ibang Jesus. Yeah, we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus, eternal redemption. Tayo po ay naniniwala na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Walang hanggang katubusan. My past sin, present sin, even future sins. Yun po, lahat po ng ating kasalanan. Yeah, this is the real salvation. Ito po yung tunay na kaligtasan. But what is the other Jesus? Ano po yung ibang Jesus? According to the 2 Corinthians, Apostle Paul said, the Corinthians, some people, the members, they believe in other Jesus. Ayon po sa ikalawang Korinto, sinabi ni Jesus sa mga taga-Korinto na meron sa kanilang naniniwala sa ibang Jesus. Yeah. Their past sins were forgiven. Yung kanilang kasalanan sa nakaraan ay napatawad na. But present, the future sins, not forgiven. That's why through the confession, they believe it will be forgiven. Pero yung future sin, hindi pa napapatawad at naniniwala sila sa pamamagitan ng confession, mapapatawad yung future sin. This is imperfect salvation. This is not real salvation. Hindi po ito yung perfectong kaligtasan, hindi ito yung tunay na kaligtasan. Because they only believe their past sins were forgiven. Dahil naniniwala lang sila na yung kasalanan sa nakaraan ang napatawad. Do you understand? Yes. So, we must believe in the true gospel. Kaya po dapat manampalataya tayo sa tunay na ebanghelyo. Okay, let me give you another example. This is the ice. Huh? This is the river and the ice. Ito po yung yelo, yung ilog sa kayong yelo. And two men, they are trying to cross this the ice. At yung dalawang tao, sinusubukan nilang tumawid sa yelo. Yeah, above Mr. Badman. Yung nasa taas, masama siyang tao. The below, Mr. Goodman. Yung nasa baba, siya yung mabuting tao. But problem is this, the ice is different. Above, the thickness is 1 meter, very thick. But below, only 1 millimeter, very thin. Pero yung kapal po ay magkaiba. Yung sa taas, yung kapal ng yelo ay 1 meter, napakakapal. Pero yung sa baba, yung kapal nito ay 1 millimeter, napakanipis lang po. Mr. Goodman, he has his own righteousness. So, I'm really good man. So, I really believe I can cross this ice. Yung mabuting tao, sinabi niya, mabuti akong tao. Kaya naniniwala ako na makakatawid ako sa manipis na yelong ito. Can he cross this ice? Pwede kaya siyang makatawid kung ganito kanipis yung yelo? Oops. It's broken. Yeah? He fell in the river. Nasira po, kaya lumubog siya sa ilog. Yeah, those who believe in other gospel. When they believe in the wrong teachings, although they have a very strong faith, they cannot go to the heaven. Ito po yung mga naniniwala sa ibang ebanghelyo o sa maling katotohanan. Kahit nga po meron silang sigasig sa kanilang pananampalataya, pero hindi sila pwedeng makapunta sa langit. But this bad man, although he has a lot of sin, he's worried about, can I cross this ice? But the ice is too thick. No problem, although he crossed. Ngunit ito pong masamang tao, marami nga siyang kasalanan, kaya nag-aalala siya, makakatawid kaya ako sa yelong ito? Pero dahil napakakapal nga po ng yelo, kaya walang problema, nakatawid siya. That's why we should know the object of faith is really important. Kaya nga po yung object o yung paraan ng ating pananampalataya ay napakahalaga. Yeah, we must believe in the truth, the fact. Dapat po tayong maniwala sa katotohanan. Colossians chapter 1, verse 5 and 6. Okay. Colossians chapter 1, verse 5 and 6. Babasahin ko po. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo na dumating sa inyo.
Gayon din naman, kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah. You heard before in the word of truth, so gospel. When you hear the true gospel, which has come to you, and it has also in the world, and is bringing forth fruits, and as it is also among sins, you the day you heard and knew the grace of God in truth. After you realize the truth, you will grow because you get the real salvation. Ayon nga po sa bersikulong ito, kapag inyong tunay na naunawaan ng katotohanan, kayo po ay lalago dahil nagkaroon kayo ng tunay na kaligtasan. Through this passage, we can understand there is the day when we get the salvation. Sa pamamagitan ng bersikulong ito, mauunawaan natin na meron po o naroon yung araw na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Although you have been attending to the church for a long time, but still you didn't get salvation. Why? You didn't hear true gospel. Kahit nga po mahabang panahon na kayong pumupunta sa church, subalit hindi po kayo naligtas. Bakit po? Dahil hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang tunay na ebanghelyo. But there might be some people who realize this truth yesterday or today. When you realize this true salvation, yeah, you are really saved. Pero maaaring meron pong ilang mga tao na naunawaan ng katotohanan ito kagabi o kaya po ngayon. Kung talaga pong naunawaan nyo ang katotohanan ito, kayo po ay naligtas. So, after you get the salvation, you also should grow through the Word of God. At pagkatapos nyong maligtas, dapat din kayong lumago ayon sa salita ng Diyos. What's the salvation? When you realize the love of Jesus Christ, and then when you really believe, all of your sins were forgiven through the blood of Jesus, yeah, you will be saved. Ano po yung kaligtasan? Kapag inyong naunawaan ang pag-ibig ni Hesukristo at kapag kayo'y nanampalataya na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang lahat ng inyong mga kasalanan ay napatawad na, kayo po ay naligtas. Yeah, after you get salvation, your life will be changed. Before, you committed sins continuously. At pagkatapos niyo pong magkaroon ng kaligtasan, mababago ang inyong buhay. Noon, kayo ay patuloy na gumagawa ng napakaraming kasalanan. But after get salvation, your sins will be decreased. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, mababawasan na ang inyong kasalanan. Why? Because you will avoid to commit sin as a born-again Christian. Bakit po? Dahil iiwasan niyo ng gumawa ng kasalanan bilang born-again Christian. Today, through this Bible seminar, we have learned about the justification, which is the salvation of spirit. Sa pamamagitan ng Bible seminar na ito, napag-aralan po natin yung justification o pag-aaring ganap, ito po yung kaligtasan ng espiritu. But according to the Bible, there are also the different salvation, which is the salvation of life or salvation of body. Pero ayon po sa Biblia, meron pa pong kaligtasan ng buhay at yung kaligtasan ng katawan. Yeah, so salvation of life, we call this sanctification. Since we get the salvation, our life should be changed according to the word of God. Kaligtasan ng buhay, tinatawag natin itong sanctification o pagpapabanal. Mula po nung tayo'y naligtas, dapat pumabago yung ating buhay ayon sa salita ng Diyos. And then, when Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the glorious body. We call this glorification. At sa muling pagdating ni Hesukristo, ang ating hamak na katawan ay mababago sa maluwalhating katawan. Tinatawag po natin itong glorification. So, although my position was changed from sinner to the righteous man, but what about my condition? I still have a sinful nature. Kahit nga po yung aking posisyon ay nabago na mula sa pagiging makasalanan, ako'y naging matuwid at anak ng Diyos, pero yung aking kondisyon, meron pa rin po akong sinful nature. That's why I should grow in the church, true kaya, church. Kaya po, kinakailangan kong lumago sa tunay na church. Yeah, there are justification and sanctification and also glorification.
nga po yung pag-aaring ganap, pagpapabanal saka kaluwalhatian. What is church? Ano po ba yung church o iglesia? Church is not the building. Church is the community of the born again Christian. Church is the body of Christ. Yung church, hindi po ito yung gusali. Ito po yung pagsasama-sama ng mga born-again Christian. Yung church po, ito yung katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Yes, this is the definition of the church. Ito po yung kahulugan ng church o iglesia. To those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saint. So, church is the gatherings of the truly born again Christians. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Ito nga po yung pagsasama-sama ng mga born again Christian. For example, some church has a very good church building, but there is no truly born again Christian. That is not the real church before God. Halimbawa po, yung ilang mga church, meron po silang magagandang church building o gusali. Subalit, walang isa man na ligtas o born again sa kanila. Sa harapan po ng Diyos, hindi ito yung tunay na church. So, as a born again Christian, we need to distinguish what is the real church before God. Kaya po bilang born again Christian, dapat po malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na church sa harapan ng Diyos. It is very important to understand what is the real church after the salvation. Napakahalaga po na maunawaan kung ano ang tunay na church pagkatapos ng kaligtasan. Because if we do not know what is the church, we cannot grow. And then our faith cannot grow. Dahil kung hindi po natin alam kung ano yung tunay na church, hindi po lalago yung ating pananampalataya. And also we cannot live for the glory of God. At hindi po tayo mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So what should I do after born again? Kaya ano ang dapat kong gawin pagkatapos kong maipanganak na muli? The Bible says, the branch should attach on the vine. Sinasabi po ng Biblia, ang sanga ay dapat nakakabit sa puno ng ubas. And it will bear the fruits. At ito ay mamumunga. And then, the lamb should abide in the flock and it will be safe. At yung tupa, dapat nandun lang siya sa kapulungan ng tupa upang siya ay maligtas. And baby should abide in the family. And then the family members will take care of the baby. Yung sanggol, dapat nandun lang siya sa kanyang pamilya at yung miyembro ng pamilya ang mag-aalaga sa kanya. Yeah, like this. When the branch attached on the vine, yeah, it shall receive the water and nutrition and it will grow and bear the fruits. Tulad po nito, kung yung sanga ay nakakabit sa puno, tatanggap ito ng tubig, ng nutrisyon, at ito ay mamumunga. Yeah. John chapter 15, verse 3 and 4, last verse of today. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. This is the first commandment to the born-again Christians. Abide in me and abide in you. Ito po yung unang utos para sa mga born-again Christian. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yeah. Abide in me and I in you. Yeah, when you abide in Jesus Christ also will abide in you. Kung kayo ay mananatili kay Hesukristo, si Hesukristo rin naman ay nasa inyo. And then, how can I abide in Jesus Christ? Paano ako makakapanatili kay Hesukristo? According to the Bible, church is the body of Christ and Jesus is the head of the church. Ayon sa Biblia, ang church, ito po yung katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo ng iglesia. So, true church is connected with Jesus Christ. Kayo yung tunay na church, ito'y nakakabit kay Hesukristo. And there is the works of the Holy Spirit. At naroon ang pagkilos ng Espiritu Santo. So, when you abide in the true church, you will experience the works of the Holy Spirit and also you can receive all the supplies from the Jesus Christ.
Kaya po kapag kayo ay nanatili sa tunay na church, kayo po ay tatanggap ng mga ay mababanasan niyo po yung pagkilos ng Espiritu Santo at tatanggap din po kayo ng kalakasan mula kay Jesucristo. But if you don't abide in the true church, you cannot receive the proper the supplies. Subalit kung hindi po kayo mananatili sa tunay na church, hindi po kayo makakatanggap ng tamang kalakasan. What the Bible says, whether you eat or drink or whatever you do, all these things for the glory of God. Maging kayo man ay kumakain o umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat para sa kalwalhatian ng Diyos. But if you do not know what is the real church, you cannot glorify the name of God through your Christian life. Ngunit kung hindi nyo po alam kung ano ang tunay na church, hindi nyo po malululwalhati ang pangalan ng Diyos sa inyong buhay Kristiyano. Yeah. That's why, as Jesus commanded, abide in me and I in you. We should abide in the true church. Tulad nga po ng inutos ni Jesucristo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, kailangan po nating manatili sa tunay na church. I will show you the one video clip about our life on mission.
Actually, this video clip was made 2 years ago, 2017. So data is a little different. Now we have 220 churches in Korea and 72 countries. We have overseas foreign churches, around 660 churches. Yun po, medyo iba po yung data kasi po 2 years ago pa ginawa yung video clip. Pero ngayon, sa Korea po, meron ng 220 churches at sa over 72 countries, sa overseas, meron pong 660 churches. Here in the Philippines, also we have a Philippine Life for the Mission. We have 43 churches with the pastors and 20 mission branches. Dito po sa Pilipinas, meron po tayong Philippine Life Word Mission at meron pong 43 na churches na may pastor at meron pong 20 na mission branch. We are also spreading the true gospel all over the Philippines. Pinapakalat din po natin yung tunay na ebanghelyo sa buong Pilipinas. Yes, so as a truly born-again Christian, yes, this is our responsibility to preach the true gospel. Bilang born-again Christian, ito po yung ating tungkulin, yung ipangaral ang tamang ebanghelyo. So I really hope, especially the newly born-again Christians, will continue attending the church and then will grow through the Word of God. Kaya po umaasa ko, lalo na po sa mga bagong na born-again Christian ngayon, patuloy po kayong dumalo sa church at lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to learn the Word of God together. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, maraming salamat po sa magandang pagkakataong binigay niyo sa amin upang sama-samang makapag-aral ng inyong salita. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami ay mga makasalanan pa, kayo ay nahabag sa amin at iniligtas ang aming mga espiritu mula sa walang hanggang kapahamakan. Thank you for giving us this wonderful chance, especially for the newcomers. Maraming salamat po sa magandang pagkakataong binigay niyo sa amin, lalo na po sa mga newcomers. We believe the many newcomers, they realize what is the real salvation. At naniniwala po kami na marami sa mga newcomers ang nakaunawa kung ano ang tunay na kaligtasan. Please help them to continue to attend the church and also to abide in the church, so that they will grow and they will glorify the name of God. Tulungan niyo po sila na makapagpatuloy na dumalo sa church at manatili sa church upang sila po ay lumago at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Today is also the Lord's Day, so we are going to study the Word of God in our church. Bukas po ay araw din ng Panginoon, kaya muli po kaming mag-aaral ng salita ng Diyos sa aming church. Please help us to attend the Sunday service together. Tulungan niyo po kami na makadalo sa Sunday service. Thank you so much for giving us this wonderful chance and we give thanks to the Lord. Maraming salamat po sa magandang pagkakataon na binigay niyo sa amin at kami ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Okay, salamat po sa inyong lahat. Okay. Pwede po ba papunta sa langit? May kasigurado po kayo? Okay, yeah. Thank you so much today. Yes, before we go home, actually, I want to hear some testimony sa newly born again Christian.